may mga katanungan po na ang mga magulang, ano, kasi sabi nila, di, sabay silang nakikipag-aral sa mga bata. Kanino yung grade? Sa magulang o doon sa bata? Medyo mailap kayo sa media, ano po? Bakit po ba? Maraming challenges sa atin na hinaharap ng DepEd. Tatlong buwan na mula nang ipatupad ng Department of Education ang distance learning sa bansa sa gitna ng pandemya. Pero marami pa rin bumabatikos sa ahensya. Gaano nga ba ka-epektibo ang mga pagbabagong inilunsad ng DepEd sa edukasyon? Yan at iba pang mga usapin ang ating tatalakayin ngayon kasama si Education Secretary Leonor Magtolis Briones dito po sa Damangahas Interviews. Magandang gabi po, Department of Education Secretary Leonor Magtolis Briones. Liling, in short. Tingnan nga ho natin itong mga usapin. Distance learning, blended learning, at eventually mag-face-to-face learning. Ano po ba estado ng edukasyon sa ating lipunan ngayon at kailan mag-normalize? Mixed ang estado ng edukasyon sa atin sa Pilipinas ngayon. Mayroong good news, mayroon namang mga challenges. Okay. Ang good news ay naka-initiate tayo, nakaka-create tayo ng mga bagong paraan sa pagtuturo, sa pag-share sa ating mga learners, sa ating mga teachers. Nababago ito lahat. But ang challenges naman ay siyempre sa pangpinansya at saka pangalawa, yung sa teknolohiya, dahil hindi naman lang galing sa amin ang teknolohiya, ay nanggagaling din sa pag-supply ng other agencies sa atin, yung availability. So isang challenge yan. And of course, you have the weather. And finally, you have COVID-19 in all its glory and its all its various variants. Okay. So, ayun. Medyo nahirapan ho yata lahat talaga, ano po, mag-adjust yung sa distance learning o yung blended learning. Ano po so far ang inyong assessment? Ano yung areas for progress, for improvement, at saka medyo saan medyo laylay pa tayo? Right from the beginning, alam mo, Malu, there was no question at all para sa amin sa edukasyon, sa departamento, at even sa buong mundo, that education must continue. Maski sa paanong paraan, it has to continue. Dahil kung ang isang bata mawalan lang ng isang taon ng pag-aaral, maski 6 na buwan, ang laki na nang mawawala sa bata na yan. Dahil lumalaki siya, nagbabago yung pangangailangan niya. So there was never any question at all. We have to continue. Ang aming hinarap immediately as early as April after the close of the academic term last year is how do we continue? Okay. Kaya nag-work out kami yung tinatawag na learning continuity program. Yun talaga ang objective. It has to continue. No ifs or buts about it. Whatever happens, it has to continue by whatever means it has to continue. We owe it to our learners. So, plinano ng husto yan, nag-survey kami, nag-consultation, and so on. We consulted also the legislature, lalo na sa Congress at saka sa Senate at saka sa Executive. Ngayon, ang napag-usapan ay sinasabi natin na yung tinatawag na blended learning. Itong blended learning, matagal na ito. Hindi ka pa pinanganak, Malu, o yung parents mo hindi pa pinanganak. Ginagamit na yung blended learning sa edukasyon na hinahalo-halo yung iba't ibang mga approaches. So yun ang ginawa natin. Ang isang mahalagang bahagi ng blended learning ay yung face-to-face. Pero right from the beginning, alam namin na nagsabi ng presidente na pinagbabawal niya yung face-to-face for as long as the COVID-19 is around. So we tried to work out a mix of blended learning even without face-to-face. So by that time na na-work out namin yan, hinanda namin mga teachers, facilities, we consulted the experts, conducted surveys, also overhauled our curriculum from 15,000 sabi nila na working areas na dapat malaman na isang bata. We reduced it to 5,000 yung most essential na
bringing down namin dahil naubusan na tayo ng panahon, at saka rework ang importante yung curriculum at saka yung methodology yung sinasabi natin. So ang napag-usapan ay una sa blended learning gamitin ang teknolohiya. So we worked out what we describe as the DepEd Commons, na ito ay isang platform na nandoon yung mga lahat na lessons, mga materials, etc. na gawing accessible sa mga teachers at saka sa mga estudyante. Ngayon, we know for a fact na hindi naman lahat may connectivity. No? So, inisip namin na kung hindi pwede sa usual connectivity, sa internet, etc., gamitin ang television. So, television was an alternative. So, we started training our teachers. We started converting our curricula into television-ready programs. Mm-hmm. And then, may mga lugar din na wala ding television. So, ang pinaka-paborito ko at saka paborito din ng sa aming leadership ay radio, dahil dalawang world wars na panalo, radio lang naman ang ginagamit, di ba? At saka yung bata pa ako, yung aming university during the war, na wala talaga, sarado mga eskwelahan, lahat radio ang learning. Mm-hmm. So from that experience, nakita namin na radio would be very useful. So in-approve din yung radio. And then, of course, yung tinatawag natin na written modules. Mm-hmm. Tapos pagka-June, kasi enrollment period na sa June, nag-survey kami. Tinanong namin ang mga learners at saka mga teachers at parents kung alin ang gusto nila. Okay. Nagulat kami, halimbawa, sa NCR, kasi ang sa buong bansa, ang availability ng mga cellphones, smart, lalo na smart cellphones, it's 159%. So that means there are more cellphones than people in the Philippines and other gadgets. Nagulat nga kami kasi ang preferred nila ay yung written modules pa rin. Kasi yun ang nakasanayan. So pinagbigyan namin na okay, written modules. Then pero right from the beginning, Malu, we had reservations because we knew it was going to cost us literally the earth in terms of finances, kasi very expensive mag-produce ng books and ng process, very tedious. And books themselves had to produce. And also, it cost us the earth because we have to cut a lot of trees, just paper, and that is also a very serious consideration. Pero yun ang gusto ng parents, gusto ng teachers, gusto ng mga bata. Okay. Punta tayo sa challenges na sinasabi nyo. Sa ngayon ba, meron tayong picture all of the Philippines? Ilan yung naka-distance learning online? Ilan yung naka-parang nag-blended learning na merong written modules, at ano ang impact sa enrollment? Dahil tila ho yata bumaba, ano po ang enrollment ngayong school year? Ang pagbaba, we'll go to your last question first. Yung pagbaba ng enrollment ay konektado sa ekonomiya. Okay. Kasi ang pagbaba sa enrollment doon sa private sector, sa mga private schools, 50% lang, little over 50% ang bumalik sa private schools. At ito ay it is not directly related to efficiency or inefficiency in the part of DepEd. It's related to the economy because a lot of people lost their jobs, particularly mga OFWs who put their children in private schools, no? So bumaba yan by 50%. At saka yung isa ding bumaba, yung ating paborito ko talaga, yung alternative learning systems. Yeah. Working students, those who don't have time, kids don't have time to go to regular school hours because they're fishermen or they plant or whatever, bumaba din by 50%. So, nakita namin yung connection sa ekonomiya. Mm-hmm. And this is why we are also supporting efforts to revive the economy. Kasi for as long as parents don't have jobs, they cannot put their children to private schools. Yun ang sitwasyon. Now, as the economy is getting better, unti-unti ding bumabalik ang mga estudyante sa private schools. Pero hindi kasing dami. Okay. Ang epekto, Malo,
ay ang enrollment sa public schools naturally tumaas, more than 100% ang return ng mga bata sa public schools, pero minus naman ang sa private schools. Ano yung mix ng public school, private school by population? Mix ngayon is dominant is the modular learning, yung printed material, kasi yun ang pili ng mga schools, pili ng estudyante. At as I said, surprising, even in NCR, gusto nila yun. Nasanay sila sa module, yun ang prefer nila, yung module. Pero ang nangyari naman, Malo, yung experience natin with the weather and the series of natural disasters has shown us that we cannot continue depending very heavily on printed modules. Dahil mauubos nga yung ating mga forests. Binaha. At saka nasira po, ano, yung maraming module, yung binaha, ang mga probinsya. Yes. Mga over a billion ang pesos ang na-destroy. And then if you replace all those materials, it will cost us again. And we'll have to cut more trees. And then we'll be inviting more floods. Meron nung naging mga insidente na parang wala daw quality control, although ito ay mukhang mga individual teachers. Ano po, school, hindi naman sinasabi na yung DepEd ang may kasalanan kabuuan. Pero paano mo ba quality control ninyo dito sa mga learning modules? Mayroon tayong quality control system, pero nangyayari na may mga ibang eskwelahan na mas maaga silang nagbukas. Okay. So maaga silang nag-release ng kanilang mga materials. At saka, pag maka-receive kami ng mga reports, kasi this can also be source of income dahil sa may mga eskwelahan na binibenta yon sa public schools, pinamimigay. Pero sa ibang mga eskwelahan, binibenta yon, so it's a source of income, so pabilisan. Mm-hmm. No? Pero pag lumalabas itong mga materials na may mali, inaano namin, mayroon kaming tinatawag na error watch. Okay. Na nagpabantay kung may mga mali, wini-withdraw kaagad, we call the attention of the school, we don't make PR about it, or we don't announce it. May penalty ba pagka nagkaroon ng pagkakamali sa module? Meron this man lang o warning? Yes. Yes, yes, yes. 2 hours na namin. We conducted investigations and the teacher, of course, was fired. The superintendent, the supervisor admitted na there was carelessness, etc. And now we have made it public na kung mayroong mga ganon, we will really file cases. Okay. Punta tayo dun sa online learning, ano po, yung tumutulong ang mga magulang. Pero tila po yata nahihirapan kasi double burden sa mga nanay. Actually, triple burden. So, magtatrabaho sa bahay, magtatrabaho sa opisina, tapos tutulong pa sa aralin ng mga bata. Ano po yung feedback ninyo doon? How are the parents coping? Yes, tama yun. Dahil na-recognize namin yan. Halimbawa, ang Valenzuela. Valenzuela is one of our favorite local governments. They have this Nanay Academy. Okay. Kung saan tinuturuan yung mga nanay sa tinuturo nila sa mga bata. In as far as Kalinga, in Apayao, we also have Nanay Academies. Kasi nagsasabi yung mga nanay na nahihirapan sila mismo. At saka it results in, of course, ill feelings between the child and the mother. And this is where the teacher has to come in. Kasi ang role ng teacher is to check up. Kaya nga may mga cellphones, tatawagan nila kung kumusta na ang progress ng bata. Dahil ina-assume natin na hindi naman lahat na bagay na alam ng nanay pwedeng i-pass on to the child. Dahil maski edukado ang nanay, iba yung pagturo sa kanila noon. Iba yung content ngayon. Mm-hmm. So, hindi nila masasabing lahat alam nila. So, dapat ang teacher, malaki ang papel ng teacher sa pag-follow up, pagtanong sa bata kung nakaintindi ba sila o nagawa ba nila yung homework nila. Na-realize namin, when we, yung learning competencies, sabi namin, 15,000 learning competencies for you to qualify to be a senior high school graduate. We reduced it to 5,000. Pero, nakita namin, sa actual na talaga, na hirap pa rin ang estudyante, hirap pa rin si nanay, hirap pa rin si teacher.
no, mag-follow up. So we are now thinking about the yung sinasabi ng mga estudyante na academic ease to review the level of burden. Ano ba talagang pinaka-pinaka na dapat lang nilang matutunan? Sure. They can already move on to the next grade. Na-recognize natin na may kabigatan yung expectations ng gumawa ng mga modules sa na kaya ng mga bata, especially nag-transition sila na 7 months na hindi sila nag-pase, hindi pa sila naka-move on to vacation mode to classes mode. So okay. Ayun, we're trying to lighten the burden of the students without sacrificing the quality. Opo. May mga katanungan po na ang mga magulang, ano, kasi sabi nila, di, sabay silang nakikipag-aral sa mga bata. Kanino yung grade? Sa magulang o doon sa bata? Paano nyo i-determine na parang yung minimum learning abilities na gusto nyo makuha ng bata sa kanyang kusa at hindi dahil sa magulang? Nagiging practice sa karamihan even before the pandemic. Kuminsan, it's mommy who does the homework. Oftentimes, it is Lola who does the homework of the child, and they find nothing wrong with it. Pero binabago din yung method ng assessment. Hindi lamang yung mga exam. May ibang mga paraan kung saan ang bata ma-assess without necessarily assuming that it is the parent or the lola or the helper or the ate or kuya who will do the work of the child himself. So ayun, binabago din yung method ng assessment. Okay. So maraming challenges sa atin na hinaharap ng DepEd kasi we have to change ways of teaching, of curriculum content, of transmitting learning, and at the same time of assessment. And it's very challenging kasi yung assessment, nasanay tayo sa exam. Okay. Kailangan mag-isip ng ibang paraan. Mm-hmm. Okay. Ngayon ho, merong kwentuhan na baka mag-face-to-face learning sa ilang lugar. Ikwento nyo nga po, paano nyo pipiliin yung mga lugar na ipapilot for face-to-face learning at ano yung itsura ng ganung mga klase? Initially, binigyan kami ng permission ng president to try to pilot face-to-face learning because yung sinabi ko, after all is said and done, may value talaga ang face-to-face learning. At saka sa aming observation, sa aming experience, ang talagang naghahanap ng face-to-face is not in addition to the parents, in addition to the teachers, is the child. Okay. Himself or herself na naghahanap ng kapwa-bata na hindi yung bata sa screen. Ang bata talagang makalaro, makausap. Ngayon, yung face-to-face, may kondisyon kami na sinuggest sa presidente. Okay. Sabi namin, una, kailangan may clearance IATF. For example, NCR is out of the question. Uh-huh. Hindi pwede. Oo. Yung mga low risk areas ang ating unahin tingnan. Pangalawa, kailangan may consent ang parents na ang bata mag face to face. It's a choice of the parent and the child kung gusto nilang mag face to face. Okay, ano po yung timetable niyan kung talagang next school year kaya meron tayong pilot areas na ng face to face learning? Naka-identify na kami ng mga pilot areas. Actually, more than 1,000 schools ang na-identify namin na mayroong ganong conditions na kasi ang NCR ang klaro talagang stand out na hindi pwede face-to-face. Ano, hindi pwede? Yes, MGCQ eh. Mm-hmm. Kung MGCQ, you can consider limited face-to-face. Okay. So, yung mga places na talagang isolated sila, zero level, etc. ay pwedeng umpisahan yan. But again, careful monitoring. At saka yung facilities din namin, kailangan handa din malo. Kasi ang distance learning requires space. It requires distance learning face-to-face requires space between and among the students. It requires water. It requires yung proximity to a health facility.
in case there are problems and issues, no? So, ayan, but in spite of that, mga more than 1,000 ang na-identified namin, but which we're planning to reduce further. Okay. Mayari pa dumating si UK variant, ni-draw ni President yung kanyang permit, so suspend namin. Okay. It's there, ready when the vaccine will be ready, kasi yun ang pangako, pag may vaccine na, then pwede nang mag-go ahead. Ang inyo pong budget ngayong 2021 is 755 billion. Yes. Opo. Ito po ay 16% more than last year. Ito po ba'y sapat? At saan ang bulto ng pondo gagastusin? Yan, ang itong 755, Malu, is for the entire education sector. So that includes CHED, includes National Museum, and all the attached agencies related to education. Ang sa DepEd proper talaga is about 500 billion. Okay. But about 2/3 of this is salaries of teachers, because we have 847,000 of them. Okay. And I want to invest in learning spaces. Ibig sabihin, kailangan siguro dito debate ito sa loob ng DepEd na i-redesign ang ating schools, ang ating classrooms, para to accommodate and to prevent all these dangers that we are now facing. I believe in futures thinking. I believe in preparing not only for 2022, but beyond 2022, because I believe that education will change as society and the world is changing very rapidly. Ano po yung gagawin? Ano po yung plano ba ninyo? Parang wala naman yata nag-iisip na kayo po yung mag-apat na taon at kalahating Secretary of Education. Tapos every president gets a new Secretary of Education, one or two. Ano ho yung continuity program? Parang hindi naman ho yata na pagkukwentuhan nyo noon. Itong yung pagdating ko, naggumawa kami ng 10-point program. Okay. And then we will review that and see how far we have gone, no? Pero na-interrupt by the pandemia. In the meantime, new things have developed. You have the specter of pandemia, and this is not going to be the last. Okay. And then you have... We assume that technology will move fast, but it is moving faster than we anticipated also. At saka the values of people, of humans are changing also very, very rapidly. And so that changes also expectations of education, even culture, even our notion of history is changing very rapidly. So kailangan ma-anticipate ito. So how do you anticipate things na sa aking tingin, halimbawa, focusing on calculations, things that you can pick up, data and information, you get them from the computer, you get them from Google, you get them from Wikipedia. We teach them the capacity to analyze. Mataas tayo sa simple literacy, reading, writing, arithmetic, pero pagdagdag pang skills, functional literacy, mas mababa tayo. Critique, comprehend, correlate, contrast, compute, di ba po? Doon yata yung skills na medyo kapos ang mga Pilipino. Mahusay tayo magbasa, pero hindi naman tayo mahusay na magsulat. Mm-hmm. Eh, kung mag-assessment ka, kung halimbawa isang mag-ano ka sa accounting or engineering, unless and until you are able to comprehend a problem, how can you find a solution? You have difficulty with comprehension, maski limbawa nababasa mo ang word, no, ang isang word or isang sentence. So yun ang challenge. At saka yung pagsulat, maybe challenge ito sa iyo, because you are a writer yourself. One can know how to read, but one does not necessarily know how to write. No. Okay. Yun ang weakness natin. Mm-hmm. At saka correlated, if I may say so also, like, we are correlated yung mga tests that we are weak in science and math.
Okay. Right now, the language of science and math is English. Mm-hmm. Now, where does a child learn English? Child learns English at grade 4. Mm-hmm. Mm-hmm. So, start with the mother okay. tongue. Secretary Briones, pwede nyo nga sa amin yung pagbili ng 100 Mitsubishi vehicles? Parang isa lang yun, bibihira, ano po, pero may mga alingas nga sa textbook production, under performance, o mga ganon, o hindi maganda quality. Pero yung huling medyo ipinupula sa inyo, itong pagbili daw ng mga sasakyan. Ano ho ba yung sasakyan doon? For the longest time, alam mo, Malo, pag may bisita ang DepEd, nanghihiram yan sa local government. Yung okay. sa probinsya, nanghihiram sa local government, nanghihiram kay congressman, nanghihiram ng sasakyan ng business sector. Usually sa business sector, ino-offer nila yung sasakyan nila. This time, we are offering, we were able to procure for each division. Kasi kailangan ng sasakyan ang isang division office. Ang practice kasi ngayon, Malu, is humihingi sila ng sasakyan from the local government. Usually, local government ang tinatakbuhan or from a congressman or from some civic organization na magbigay ng sasakyan o kung wala, ay manghihiram. Ngayon, hindi na sila kailangan manghiram dahil lahat na division offices, lahat na mga regional offices, binibihara ng sariling sasakyan at saka may kunting self-respect okay. ang department. Okay. Hindi yan sa amin, hindi yan napupunta sa central office. Akala kasi ng iba, dahil naka-parking dyan, na-delayed kasi sa government, hindi na-distribute lahat. At saka if one is observant, pakunti ng pakunti yung naka-parking dyan sa Pasig. Yung iba, na-deliver na. Okay. May isa pa kong usapin yung sabi nila ay nadidelay na sahod ng inyong mga DepEd TV staff. Meron pa ho bang kulang o dahil ba yun sa medyo proseso lang? Ano ho ba yung totoo doon? Ito hindi naman ito sila employee ng DepEd. Employee sila ng kinontract ng DepEd na partner na sila ang mag-train ng ating mga teachers. Okay. So nagkaroon ng aywan ko kung na-delay or what, but they are not DepEd employees. Okay. So hindi sa inyo dapat galing yung sweldo doon sa kanilang employer na inyong kinikita. Sa kanilang employer, yes. Okay. Ngayon, yun yung usapin naman ng parang medyo mailap kayo sa media, ano po? Bihira kayo nagpapa-interview Secretary Briones, pero bakit ho ba? Ano ba yung medyo dahilan pagka mailap ninyo? Kasi namimili na lang ako sa aking in-entertain na mag-interview kasi whatever you say, you say something, it's always taken out of context. I mean, a meme ka pa and they will pull out your ugliest picture and take one sentence out of entire paragraph of explanations. So, para ma-avoid yung mga ganong klaseng misunderstanding, minabuti ko na siguro hindi ako masyadong magsasalita. Mm-hmm. Oo. Kasi maski anong sabihin mo, like halimbawa, halimbawa, in the case of the modules, everybody was blaming the modules. Okay. And then I explain, and actually, expensive ito, and et cetera, you harm the environment. Now, nagkaroon tayo ng issue about children selling pornographic materials to buy cell phones. Sinasabi naman, dahil yan, kasi rene-require ang mga laptops, etc. Sabi ko, akala ko, rene-require namin ang written modules. So if I say something for materials, then I'm attacked. If I say something for laptops, then I'm also attacked. And so one has to be more careful about all these remarks. Pero ang totoo parang medyo it comes with the territory po yata, pag public service, public servants, medyo talagang parang pinupukol palagi.
But you will notice, you are in media yourself, you will notice that there are particular agencies now for certain seasons can be the object of very intense interest. And that can be seasonal, that can be regular. And there are also agencies which should be of public interest but are not noticed at all. And you see that yourself. It is seasonal. Right now, there are two agencies which are the subject of favorite attack. Office of the President. I will not drag their them into it. But I don't know them. And considering the size of its budget, considering that you know you have 100 million Filipinos who believe they know all about education. They know about how, I mean, you know, one can admit that one does not know about nuclear power, but all parents believe that they know how their children should be educated. Okay. And they will express themselves, and especially as the, since constitutionally, the DepEd has the biggest budget. But again, as I said, it is probably seasonal or season favorite yata kayo, ano po. Again, Secretary Briones, tapusin mo natin dun sa parang medyo hindsight, ano po, 4.5 years kayong education secretary. Hindi naman kayo personal nakakilala masyado ni Pangulong Duterte, ano po. Paano ba nagsimula yung inyong appointment at ano yung inyong assessment? Saan medyo kulang pa? Saan medyo ayos na ang ating Duterte admin? I can only answer the first part, no, because I'm a member of the cabinet. President Duterte never knew me at all. Mm-hmm. He did not see me at all, and we did not know each other. Mm-hmm. And he just picked me out and asked someone to contact me, and so I asked for time. So I had, because I said I need time to consult. One, I need to consult Social Watch, which okay. Of course, you know, I needed to consult my family, which is scattered all over the country, Social Watch. And then I consulted my favorite bishop, if he should accept. And the president got very impatient already because he was already starting his shadow cabinet. That was sometime in June. Mm-hmm. So, binadalhan ako ng ticket and sabi, sit around and serve. Take a look, no? Kasi hindi naman ako nag-decide. It took me the longest time to decide, and it's really the chance to serve. Kasi natatandaan po namin bilang reporter noon, yung Social Watch palaging matalim, matapang, at saka may medyo astig, ano po, yung silip sa mga public finance budget issues. Kaya ngayon, may ganun pa rin ginagawa sa loob ng cabinet at nagpapahayag kay Pangulong Duterte? You can tell, I will not speak for myself, but you can tell by the kind of policies that DepEd has passed. Okay. You can judge whether the administration listens to the Secretary of Education. Opo. Hindi kayo nagkaroon pa ng pagkakaiba ng opinion o alitan sa mga usaping bayan o edukasyon man o iba pa? Sa loob ng cabinet, of course, a vibrant cabinet always has disagreements. Okay. There are always disagreements kasi iba't ibang rinirepresent namin ng mga interests and so on, iba't ibang levels of expertise. But at the end of the day, the policy is formulated and that is implemented, no? Uh-huh. But iba kasi ang when you are as I said in the cabinet, hindi naman a cabinet member, it's not appropriate for a cabinet member to criticize one's principal in public. Okay. Uh-huh. But
And I think all of us understand that that's the basic thing that is taught students in public administration. I always behave as a professional, and I like to think the president takes me very seriously. All right. And that's my impression. Okay. But he can always contradict me if he does not agree that. But so far, those who observe the performance of the Department of Education can tell for themselves whether the secretary is effective or not, or is listened to or not. Ano yung tingin nyo? Kasi alam namin yung mga bata, yung mga magulang, yung mga teachers, nahihirapan. Pagka yun yung nakikita palagi-palagi na pagka mainit ulo ni Presidente, may tendency siyang pasaway. Ako, hindi naman niya ako minumura talaga. Nagmamano pa ngayon eh. Nagmamano pa. Oh. So, hindi nagmumura sa harap ko. Oh, pero sa public, ano po, yun lang yung worry ng mga wala, minsan pagka ako talaga kaaway ka niya o medyo mainit ulo niya, walang tigil, ano po, parang magugulo yung aral natin ng good manners and right conduct. So Secretary Briones, sa pagtatapos, wala ba kayong regrets bilang Secretary of Education? May regrets ba ako to be able to do things which have never been done before? This is the first time, Malu, that we have looked at the mirror and ask ourselves, who is the fairest of them all? Are we as fair as we think we are? Mm-hmm. Are we as beautiful or as brilliant as we think we believe we are? Mm-hmm. We joined PISA for the first time. The last time we joined in this assessment for mathematics and science was in 2003. And to be able to convince an entire bureaucracy to look at itself, no matter how the image turns out to be, na hindi pala tayo fairest of them. I think that is a major accomplishment. Okay. The way we have changed the curriculum, for example, I think that is the way that we insisted on continuing education. Whatever happens, because during the war, I learned how to read and write because my mother was a teacher during the Second World War. Things that have never been done before, and to be able to do it at great cost, then you're willing to pay the price for it. To be able to leave a legacy of looking at the mirror. We never look at the mirror because For whatever reason, I don't like to speculate on what the reasons are. But to impel us to look at the mirror, that for me is something which has never been. It has not been done at all. Okay. So sa paghuli, yung regrets, hindi kasama yung mga puna, yung mga bumabatikos, mga ganon. What do you tell them? Siyempre, I'm human. It's of course that these are very painful episodes, mm-hmm. and I've always been told that of course the easiest thing to do is to leave, to pack up and leave. And then I have a friend who keeps on telling me, "Do not make your enemies happy. The best gift that you can give them is to leave." Mm-hmm, mm-hmm. To give in to their importunings and to their demands and to their curses. And to be called a whore is not it's not very musical at all. Mm-hmm. Okay. So on that note, maraming salamat po, Secretary Leonor Magtolis Briones ng Department of Education. Ito po ang Gamangahas interviews. I hope you had been given an opportunity to give us the facts and also have fun with us. Oh, yes. It's always good to be back with you, and I know you. Salamat po. That's the important thing to know and to trust.